Alright guys, welcome back to my YouTube channel, and again, this is Mom Jen Tutorials, Teacher Jen Tutorials. If you're new with my channel, please subscribe. I have a lot of videos here for you to learn and explore. Alright, so for today's tutorial, we will do a grading sheet. Grading sheet, syempre dahil yung grading sheet natin ngayon ay medyo ano na, hindi siya medyo. Talagang kailangan ng i-online. So, dapat gagawin natin is sa ating spreadsheet. So, pupunta lang tayo dun sa Google Drive. Okay, gagawa tayo. And then, go to the Google Sheets. Ayan. Alright, so, dito tayo sa spreadsheet. So, pwede natin siyang pangalanan muna na grading sheet. For example, kung may section kayo, lagyan nyo ng section, grading sheet. So, dito, sa cell na to, pwede tayo mag-start dyan. Yung pangalan ng school, halimbawa ako, Signal Village National High School. Sa baba, pwede naman yung street or address. Balasur Street. Central Signal Village Taguig City. Yan. So, dito, i-ano na natin siya. I-format mo na natin siya. Halimbawa, hanggang saan ba yung magiging grading sheet mo? Kung hanggang 10 cells lang, hanggang letter J, pwede natin yan gawing ano. Yan. I-merge natin. Ayan. Merge cell. Ito lang po yan. Tapos, dahil naka-merge na siya, pwede natin siyang igitna. And then, pwede natin taasan yung kanyang font. Font size. Okay. Ayan. Masyadong malaki. So, sa 18 lang. Ayan. And then, pwede natin siyang i-bold. Okay, ganun din yung gagawin natin dun sa second cell. Hanggang J lang, emerge sa center. Ayan, gigit na natin. And then, ayan, pwede na rin ganyan yan kasi adjust naman siya. Tapos, dito sa pangalawang cell, pwede na dyang ano, sabi kung ano school year nyo. School year 2021. Ayan. Same lang din yung gagawin natin. Okay. Merge. And then sa center. Align center. Then palakihin natin ng konti yung font. Gawin natin 12. Okay. Pwede natin siyang i-bold. Okay. Next. Dito naman sa second cell kung ano subject naman siya. Halimbawa, Filipino. Filipino. Pwede niya rin ilagay dyan yung pangalan ng teacher. And then next, highlight natin hanggang dun sa letter J. And then, center, align center. Then, i-bold natin, palakihin natin. Actually, pwede natin palitan yung font niya. So, dyan na. So, nakagawa na tayo dyan. Lagyan muna natin na mag-insert tayo ng logo. Ito lang yan. Sa insert, then image. Image over cells. Yan. Para lalabas siya sa cell. Kung meron kayo dito sa inyong ano computer na naka-store ng mga logo, pwede yan. Okay, yan. School. Okay, and then, hintayin lang natin. Ayan na yan. Tapos, i-format lang natin na kumasya sa doon. Okay, yan. Tapos, insert pa tayo ng isa pa. Insert ulit. Image. Image over cell. Browse. Ayun, yung DepEd naman gawin natin. Okay. Then lang natin. So, ayan na siya. Okay. Iset lang natin siya. Ayan. Tapos dito, pwede na tayo mag-start. Halimbawa, kung may number, kung gusto niya number. Tapos yung LRN ng mga bata. Tapos, name. Ay, sorry. Number names. Pwede natin ilagay dyan na yung, ano, male. Male.
sila. Tapos, siguro gag-ano yan. Then, dito na yung first. Sorry. First quarter. Next. Second. Then, the third. Fourth. Final. And then, kung pwede natin lagyan dito na remarks. Or remark. Ayan. So, iset ulit natin sila. Ayan. Gawin natin bold. Igitna natin. Align center. Ayan. Tapos, dito sa name, maliit masyado yung cell na yan. Pwede natin siyang pahabaan na ganyan. Pahabain. Isa pa. Ayan. Tapos, lagyan natin sila ng cells. Kasi makikita nyo, wala silang ano. So, kung hanggang estudyante nyo, 55. Maglagyan lang tayo ng 55. Then, i-click natin to. Ayan, border. Ito lahat na to. Ayan. Para naka-border lahat. Okay, next natin. Lalagyan na natin yung pangalan. Yung number niya, medyo malaki. Kaya, ano lang yan. Ito lang natin. Yung LRN, lakihan natin. Okay, isa pa. Tapos, this one din. Ayan, kung okay na sa'yo yan. Kung meron ka naman sa Excel mo, copy ng ano, pangalan ng mga estudyante mo, then you can copy-paste it. Halimbawa ito. Example lang. Ayan, may number 1 na. I-highlight lang natin. Hanggang dun sa baba. Control-C. Lagyan natin dito. And then Control-V. Ayan, so nakita natin na ito ay hindi kasha. Ito lumampas, pwede natin i-adjust. Ito lumampas din, adjust natin. Ayan, kaya pa naman. Okay. So kung okay na sa'yo yan, pwede na tayong maglagay ng ano. Ito na yung ano nila. Lalagyan ng grades. So pwede tayong maglagay dito ng formula. For example, ito ikukunin natin yung average. So yung formula niyan is equal then average. Ayan, lalabas na naman siya dyan. Average. Tapos, i-highlight lang natin yung first hanggang sa fourth. So, makikita natin dyan, DG to GC. Okay, D6 to G6. Tapos, close parenthesis, then enter. So, kapag tayo naglagay dito, for example, ang grade niya ay 89. Enter. Ayan, may 89 na siya. Ayan, sa first quarter. Siyempre, lahat yan, i-average yan. Baba ito, 88, 89, 87. Yan. So, ang grade niya ay 88.75. Automatic na yan. So, para hindi na kayo mag-formula pa hanggang baba, i-highlight nyo lang to hanggang baba. Yan. Okay. So, yan. Nangangailangan siya kasi ng data, kaya naka-error. Naka-ganyan siya. DIV. Okay. Next, dito sa remark, yung pass or fail. So, gagawin din natin siya na formula. So, gagawin natin dyan yung if. Okay. Ayan. Equal sign, then if. Ayan. Tinanong natin. Kailangan niya na logical expression. So, ito yun, si final grade. Ikilala na niya. Si H6 or yung final grade, highlight mo lang to. Tapos, ang lalagay mo is greater than. Shift, greater than. So, ano yung ano dyan? Ano yung passing mo? Diba? Greater than 74. Kasi failed na pag 74. So, greater than 74 is, ano, okay, comma. And then, asterisk, passed, kasi pass yun, pag mas mataas sa 74. Then, close quote, then, comma ulit. Kapag hindi naman, kapag, if the value is false, ano naman, syempre failed. Then, close. And then, close parenthesis. Yan. So, nakita natin na pass ang nakalagay. Okay? So, para hindi ka na umulit ng formula, i-highlight mo lang siya pababa ulit. Ayan dyan. Okay. So, ito, tingnan natin. Halimbawa, ito, 70, 73, 70, 71. Ayan. Nakalagay dito, failed. So, ayan. So, madali na natin siyang gawan ng, ano, madali na natin makita. Tapos, dito, lagyan natin siya ng name, file name. Yung sheet 1 niya is Filipino. Then, halimbawa, gagawa ka ulit ng ibang sheets para naman sa ibang...
Okay, paggagawa na tayo ng ibang sheets naman para sa ibang subject teacher. I-click lang natin dito. Right click. Tapos nakalagay dito, duplicate. Ayan, para hindi ka na gawa ng gawa ng ibang mga ano pa. Cells. So dito, gagawin mo lang. Double click mo lang yan. Then lagay mo English. Tapos dito, palitan na rin to. English. Yes. Okay, hindi ko